Okay, ito yung ulam na kahit bata ay kayang lutuin. Napakasimple at napakadali, higit sa lahat, napakasarap. Ito yung ilan sa mga sangkap na gagamitin natin, ano? So, simulan na natin kagad. Sa isang litrong tubig, naglagay ako ng luya, sibuyas at saka kamatis. Tiniplahan ko na kagad ng magic sarap. Ayan. At naglagay na rin ako ng patis. Para siguradong may lasa na kagad, di ba? Yan, tinakpan ko lang hanggang kumulo. Okay, so i-check muna natin yung alat kung tama. Sakto lang. So, ang ginawa ko, dinurog ko lamang yung ilang kamatis. Ayan. Durugin lang para maglasa lalo. So, nilagay ko na rin yung ulo ng isda. Ayan, kasama yung buntot. Eh, yan lang kasi ang napagkasyahan ng budget ko. Tama na yan. Okay, so naglagay na rin ako ng panimplang sinigang or yung original na sampalok sinigang mix. Ayan. So, pakukuluin lang natin ito hanggang maluto na yung isda. Ayan. Okay. So, umabot yata ng mga 5 minutes or 7 minutes. So, pwede na natin ilagay yung talbos ng kamote. Wala kasing talbos ng kangkong na inabot ko eh. Wala akong inabot. Naglagay na rin ako ng siling haba. Yan, panigang. Isa lang yan na medyo mahaba kaya pinutol ko sa gitna. Pakasakaling umanghang pa. Yan, tinakpan ko lang at pinakulo ng mga 3 minuto. Pagkatapos ng 3 minuto, ayan na. Wow, ang sarap, ang bango ng amoy. Yan, okay. So, dito pa lang. Pwede ko nang sabihin. Kain na tayo. Ay, naku, ang sarap nito. Gumawa ka lang na sausawan na patis, kalamansi at saka sili. The best. Tapos, maglagay ka ng sabaw dun sa tasa mo. Ay, naku, ang sarap ng higop ng sabaw nito. Wow! Okay. Yan, di ba? Napakadaling gawin, napakasarap at higit sa lahat. Budget friendly pa. Eh, yun eh. So, with that, maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan ninyo yung ating recipe ngayon. At kung nagustuhan mo yung recipe, huwag mo nang kalimutan mag-subscribe, kaibigan. Please, palike na rin yung video bilang suporta sa aking munting channel. Muli, maraming salamat. At sana kita-kits sa mga susunod pang mga video.